Yun ang mga ka-JMX, ito yung kuan, ito yung pinaliwanag po ni ating former PRRD. Yung ito po ay tungkol sa kaso ni General Bantag. Ito kasing kaso guys, yun, parang dito yata ito ni pinapile yata nila ni kuan, ito si Remulla. Dito yun nila, ito yung sa DOJ, nagagaling po ito ng DOJ, no? Ito po yung kaso ni Bantag. Pero may posibilidad po guys, halimbawa pag si Bantag, pag hindi siya komportable sa kaso doon, sa kaso niya doon, sa hearing doon, pag hindi siya komportable guys, pwede siyang mag-abel, no? Pwede siyang mag-abel at pwede niyang ilipat ito sa ombudsman. Ito po yung kanyang kaso. Mayroon po siyang authority na pwede po niya itong ilipat ang kasong ito doon sa ombudsman. Ito po yun na pinapaliwanag at nilinaw po ni Pangulong former President PRRD yung itong patuloy na kaso ni Bantag tungkol po ito sa kaya Remulla, Buying Remulla. Kaya ito yung pwede siyang mag-abil doon, pwede niyang i-abil yung kaso niya, pwede niyang i-withdraw, pwede niyang doon sa ombudsman ang kanyang kaso. Kaya mayroon po siyang authority sa kanyang kaso na pwede doon sa ombudsman ng hearing. Kaya yun guys, no? Yan, maraming salamat. Yun, sana po ay maliwanagan po ninyo at sa ating mga supporters dyan. Yan, huwag kalimutan guys, like and share and subscribe lang po natin. Thank you so much and bye-bye. Ito po ang masasabi po ninyo sa hearing po ni suspended Upper Chief Gerald Bantag na mailipat po sa ombudsman ang investigasyon ng murder complaints laban po sa kanya. May issue law po kasi na partiality sa bahagi po ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, lalo na po at may inihaing magkapareho na reklamo ang kampo ni Bantag laban kay Remulla para sa Percy Lapin case sa tanggapan ng ombudsman. Una na pong dinismiss ng DOJ panel ang motion ni Bantag na mag-inhibit sa investigasyon ang DOJ, pero naghain po ito ng motion for reconsideration. Mayor. Well, actually, there is a concurrent jurisdiction. This is not quite clear. Pero ang ombudsman talaga ang magpo-prosecute dapat. But since nauna yung to take the jurisdiction over the case, ang DOJ, medyo pataposin na muna natin ang investigasyon ng DOJ. Now, kung sakali na it is not favorable to Bantag, he can always seek he can always file a motion for reconsideration before the ombudsman. He can seek refuge in the ombudsman, whatever the decision of the DOJ may be. Pwede ho siyang umakyat sa ombudsman for another round of investigation. Maraming salamat po, Mayor, sa sagot po ninyo. Okay.